Kung dati, masangsang at puno ng basura ang Manila Bay, ngayon, heto na ang itsura nito. Maaliwalas, presko, at kapansin-pansin ang pagiging malinis nito. May mangilang-ilan na rin yamang dagat ang mapapansin dito. Gaya na lamang ng sea snake na ito, na karaniwang nakikita sa may malinis na tubig. Bagamat bakas na ang bumubuting kalagayan sa Manila Bay, ayon sa Department of Environment and Natural Resources, hindi pa tapos ang rehabilitasyon. Puspusan pa rin ang paglilinis ng estero rangers sa Baywalk area. Paghahanap sa mga iligal na tubo na nagbubuga ng maruming tubig at paglalagay ng water sewage treatment sa lugar para mapababa ang fecal coliform. Para naman matiyak na makapag-focus ang kagawaran sa rehabilitasyon, prioridad muna ngayon ang paglilinis sa bay. Kaya hindi muna ito bubuksan sa publiko. Kung bubuksan man, kapag natapos na ang paglalagay ng dagdag na dolomite sand sa Padre Faura para lumawak na sa 500 meters ang pwedeng puntahan ng publiko. Maraming beses na natin binuksan itong dolomite at nakita man natin yung saya na naibigay nitong dolomite sa ating mga kababayan. Kaya lang ang concern talaga natin yung water quality. I-open natin pero hindi pa naman din swimmable. So ang gusto natin talagang package na buo na so that buo na yung may offer nating serbisyo sa ating mga kababayan na pwede na silang mag-sightseeing dito and at the same time the water quality is already safe. Sa Abril target na matapos ang expansion ng Dolomite area. Kasabay nito, inaasahang bubuksan din ang bagong itatayo na Remedios Outfall o Heritage Cannon Monument sa Baywalk area na sisimbolo sa kasaysayan ng Battle for Manila Bay. Kapag natapos na ang termino ng administrasyon, positibo ang DNR, natapos na rin ang rehabilitasyon ng Manila Bay at pwede nang maligo o mangisda sa lugar.